Pasado na sa ikalawang pagbasa ang ordinansa kaugnay sa pagpapatibay ng MMDA Resolution 23-02 o Metro Manila Traffic Code 2023 sa lungsod ng Pasig sa isinagawang special session nitong Biyernes, 10 ng Marso sa Pasig City Hall. Ayon sa isa sa may-akda at chairman ng Committee on Transportation, Councilor Keen Cruz, ang single ticketing system ay mahalaga para maisaayos ang implementasyon sa penalty at traffic violations. Ngayon ho ay nasa second reading na ho tayo ng Metro Manila Traffic Code, kung saan pinag-uusapan rin ho dito yung unified ticketing system ng penalty, ng ticket. Tinitingnan ho natin na magiging mahalagang aspeto ho to para maiayos ho yung mga traffic violation sa Kalahang Metro Manila. Ang pagpaplano ho ng Metro Manila ay dapat ho ganito. Dapat ho geographical ho siya, hindi ho dapat kanya-kanyang plano. Dahil kung kanya-kanyang plano, mas maraming kaguluhan, mas maraming question. Unlike ito, unified na siya, isa lang yung implementation, nagkakaisa. Kumbaga isang himig, isang kantala lang yung mga Metro Manila mayors natin dito. Maraming mga question during the committee meeting. Dinaluhan ng DOTR, dinaluhan ng MMDA, na-clear naman rin natin. At ito ay towards digitalization kasi gusto natin na maging smart city ang Pasig City. Gusto rin natin na sumabay tayo dun sa agos ng Metro Manila kung saan magiging digitalized na yung mga apprehension, ticketing system, yan. So hopefully ho, sa Monday naman ho, tingin ko maaaprubahan na to dahil wala na naman hong question sa City Council natin. Madami pa ang katanungang inilatag sa nauna ng naganap na committee hearing at konsultasyon hinggil sa unified ticketing system. Ngunit tinitignan ang pagtatayo ng Traffic Institute ayon sa konsehal. Maraming question katulad na meron bang rule gaya ng 5-minute rule na pag-alaman natin na ito pala ay unwritten rule, kumbaga nagiging consideration lang yung 5-minute rule. Nalaman rin natin yung definition ng unattended pati attended na mga sasakyan. So, minumungkahi natin dun sa Committee ng Transportation na mag-create ng Traffic Institute dito sa Pasig para matrain rin yung mga enforcer natin kung saan magkakaroon sila ng handbook kung paano ba yung interpretation nila dun sa batas, yung training nun, dahil kailangan pare-parehas ng interpretation dun sa batas . Hindi pwedeng magkakaiba tayo. Sa single ticketing ng MMDA, wala nang makakalusot na mga traffic violators, giit ni Cruz. Isa to dun sa maa-address. Maraming lumulusot dun sa batas nagpa-file ng loss of affidavit. Ito, hindi sila makakalusot dito dahil digitalized na yung sistema natin. Hindi lang sa Pasig, kundi interconnected siya dun sa 17 cities sa Metro Manila. At maganda rin naman yun kasi hindi naman dapat nilulusutan ng mga traffic violation. Kukuha ng loss of affidavit, tapos biglang sasabihin nila na nawala yung lisensya nila. Well, in fact, talaga hindi naman nawala. May dry run sa Metro Manila. Hindi ko lang alam kung paano yung sistema ng MMDA. Actually, nung umaten ako ng meeting, ang question ko nga, pwede ba namin baguhin yung detalye ng ordinansa? Kasi katulad dun sa MAPLR, ang ordinance natin, first offense, second offense, third offense. Pero dun sa Metro Manila Traffic Code, isang offense lang siya, 2,000. Clear naman na mayroong technical working group na nag-asikaso nito para ma-determine yung mga penalties and violations. Tinitingnan rin na hindi na baguhin yung recommendation ng mga mayor. Purely ministerial, pero dinaan pa rin natin doon sa proseso ng consultation. Even doon sa Facebook ko, makikita ho ninyo yung copy ng Metro Manila Traffic Code. Gusto nyo pong magkomento doon, free po kayo magkomento doon dahil gusto ho namin na marinig rin ho yung boses ninyo dito. Nung pinost ko nga yan, maganda kasi merong nag-edit agad na netizen, si Brian yun tigamanggahan. Sabi niya, Konsi, mali yung 500,000 instead of 500 pesos lang. So maganda rin kasi napoproof edit ng tao, nagkakaroon sila ng awareness kasi hindi lang naman to dapat dun sa enforcer . Dapat rin may awareness rin tayo dun sa general public. Darating ang panahon, digitalize na tayo. Sa panahon ng pandemya, nakita natin yung kahalagahan ng digitalization. At ito ho ay isang hakbang para ho doon sa pagpunta
natin sa Pasig City Smart City. Unawain ho ninyo na ginagawa ho namin to dahil gusto rin ho namin na makiisa ho sa pagpaplano ho ng Metro Manila. Ayaw naman ho natin na magsarili lang tayo ng plano. Gusto natin well-coordinated ho sa buong kalahang Metro Manila. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.